Malaking bagay ang computer technology, lalo na pag may lockdown at quarantine. Marami tayong nagagawa online. Mag-banking, mag-shopping, maghanap ng trabaho. Problem is, gaano ka-reliable ang ating online transactions? Kunin nating halimbawa ang karanasan ni na Najifa Balindong, Racy Consignado, at Princess de Dios. Naghanap sila ng trabaho abroad online. Iba-iba ang inapplyan nila. Si Racy ay bilang secretary, si Princess ay sales lady, habang si Najifa naman ay barista. At this point, alam na ninyo ang drift ng ating programa, na biktima silang lahat ng online scam. Paano ka na-recruit nito? Yung friend ko po, bali, dalawa po kami na-scam. Hindi naman po sa'yo ako magpapadala ng pera kung hindi ako na-visa, working visa to Qatar. Then pina-check ko po yun sa mga agents na agency po, sa agency. Sabi ko, tama naman po. Napakahirap po kasi talaga mag-apply ngayon sa palaran po. Kasi po, dahil nga po sa hirap ng buhay, matagal na po kasi ako nakaway, bali one year na po ako. So, syempre po, walang kita, ganun. Direct hiring po. So, na, parang ang tagal ko na nag-apply, dami ko na po nag-gasto. So, sabi ko, ito na po yung opportunity na makaalis na ako. Tapos, magbabayad lang ako ng vaccine. Makaalis na ako, waiting na ako. Yun pala, iskam din pala po. Kuya Mon, hindi magkakakilala sina Princess, Racy at Najifa. Online silang nagkakilala at nagsama-sama para magsumbong sa atin. Sa tatlo, si Princess ang, ewan ba? Sabi ng matatanda, baka raw may balat sa, kasi, Kuya Mon, hindi lang siya one time na naloko. Twice nagpabiktima sa scammer na ang first name, parehong Jennifer. Yung pong una, si Jennifer Charlotte Pantua. Tapos po yung pangalawa, si Jennifer Revilla po. Saan niyo ito nakilala? Sa ano din po, Facebook. Kayo po ba ay dati ng OFW o first time ka? Sa Qatar po. Kay Pantua, meron ba siyang agency dito sa Pilipinas? Wala siyang agency dito sa Pinas, pero meron daw po silang receiving area. Mm-hmm. Sa Malate daw po. Pinamedical po kami noong April 2022. Tapos po, 24 po, lumabas yung result. Nagantay po kami. At sabihin po niya na next week. Hanggang ngayon po, wala po talaga. Naglaylo na po siya sa mga reply po niya. Tapos nagagalit pa po siya pag nagiging kami ng application. Kung tutuusin, mabilis ang proseso ng application ni Princess na hindi naman pala totoo. Ang una po kasing sabi niya, direct hiring, wala daw pong placement fee. Medical lang daw po, tapos magpipidos na daw po, tapos po sagot na daw po ng employee po yung ano, yung ticket, yung visa, gano'n. May kontrata ba siyang pinagpipidos? Sorry, wala po. Nung po tinanong po namin yung visa and contract po namin, nandun na daw po. E tinatanong po namin kung kailan po kami magre-report, masasabi po niya kukontakin na lang daw po. Nag-imbita pa si Princess ng mga kamag-anak para mag-apply rin. Kumbaga, gusto niyang i-share ang blessing na magandang trabaho bilang OFW. Sa ikalawang pagkakataon na na-scam si Princess, sa parehong Facebook site din niya nakuha ang numero ng second scammer sa kanyang buhay. Pero ikaw, kasi dati ka ng OFW eh, so alam mo ang proseso. Bakit doon ka naghanap sa site na yun sa FB? Sabi po kasi niya, ma'am, nandun po siya sa Dubai. Mm-hmm. So, nag-work daw po doon siya sa salon as a manicurist po. Yung amo daw po niya is naghahanap daw po ng cashier sa salon. Dahil nga daw po yung dalawa po niya kasama doon is, ano na daw po, uuwi na daw po. So, parang urgent daw po sabi niya. Sige, ipupush kita sa madam ko. Basta sabihin mo lang kung magko-confirm ka, ipapabisa kita ngayon din. Po, na-overwhelm lang po ako. Siyempre, parang chance ko na din po para makaalis. Ay, hindi ko naman po inisip na peke po bala. Ang ikalawang nagsusumbong sa atin, si Racy, ay nakumbinsi ng scammer nang i-display sa kanya ang kontrata. Paano siya magsususpecha na peke iyon, e pati visa ay chinek niya online? Okay naman. Okay, sure talaga ako ng visa. Oo. Then meron akong isang yung agency sa Qatar na ano siya, agent, legit na agent. Sa kanya ako nagtatanong na, ex-abroad din po ako sa Qatar, kaka-uwi ko lang this April. Sasabi niya, oo, ganyan yan, oo, tama yan. So nagbigay ako ng 9,000 for medical kasi
Pag po kasi skilled yung appliance, dyan yung gagastos ka. Mm-mm. Automatic po na may place. Dalawang araw bago magpa-medical exam si Racy, ayun na ang problema. Hindi na siya kinontak ng kanyang agent. Iba-iba man ang kausap nilang agent, nalaman nila na isang tao lang ang makakausap nila, pagbayaran na. Isang Norjaida Jamal, immigration officer di umano sa NAIA Terminal 3. Ba't hindi na ako nadala mga IA? Pwede naman kayong bumunta sa POEA. Iti-check lang naman ninyo yan eh. Dami na kayo ng gano'n, di ba? Diba? Maraming. Meron silang sinesenda ng pera. Yun nga lang, hindi din nila sigurado kung yun po ba talaga yung mukha nun. Ganun talaga yan. Ano sila, mga nag-operate na legal recruiters. Mahuhuli kaya natin yan. Kung meron pong way na ma-confirm po sa NAIA 3, kung talagang meron silang empleyado na yung binigay nilang name. I'm sure wala. At kung ano yung mukha. You want to bet? Wala yan. Kaya nga po eh. Ano? Tina ko nga. Ito po kasi yung picture daw po. Ito po yung pinapadala nila ng pera. Yung Muslim? Muslim? Hindi, parang. Muslim po. Oo nga, yung Noraida. Ano? Noraida? Ano opo, pa? Jamal. Jamal? Yan daw po yung nagtatrabaho sa NAIA 3. Ito na nga, sino yung itong... Sino po? Asawa daw po niya na nagtatrabaho sa... Ito siya, immigration officer? Opo po. Why don't you check with immigration ngayon? Mm-hmm. Sige po. Yan ang pinakinukuha ninyo? Opo. Check with immigration. Pausapin natin yung ano ito. Sa kanya po lahat kami nagsesend ng pera. Oh my God. Pero po yung referral agent po namin, magkaiba po. Magkaiba po. Diyan po kami nagsesend ng pera. Diyan po kami niya pina-assist sa tao na yan. Sa... Western Union? Gcash po. Gcash po. Kay Maya. Tapos meron din po silang mga bank accounts na sinend sa amin. Nalaman ko lang po nung na-post na po yan, nakapagpadala na ako ng pera. Tinawagan namin si Ms. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration, upang alamin kung meron nga ba silang empleyado na ang pangalan ay Norjaida Jamal. Ms. Dana? Hello. Hi. Si Roman Tulfo ito. Ano? Mayroon lang ako i-check kung mayroon kayong kaya pangalan nung si may no, Morha, Norjaida Jamal ka-assign sa NAIA. Ipa-check ko po ano, hindi lang po familiar yung name. Assign daw ito sa NAIA bilang immigration officer. Yan, ipa-check ko po sa personal namin. Thank you. Alright po. Thank you. Ba't kayo nagtiwala ka pala sa mga ako ito? Sir, yung amin naman po, legit naman po yung visa binigay niya. Kaso nga lang po yung time ni July 6, bali July 8 po yung medical ko na dapat ma-attendan ko yun para ma-stamp po yung visa ko. Hindi na niya, hindi binalak na niya ako. Wala kang ano ito? Walang opisina sila? Direct hired po kasi. Ha? Direct hired po. Ito po yung copy ng contract na binigay sa kanya. Oh God. Nako. Oh, wala. Eh, ano ito? Yes. Naniwala ka dito? Nag-reply si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Tama si Kuya Mon. Wala silang empleyadong Norjaida Jamal sa NAIA 3 at kahit sa ang sangay ng Bureau. Norjaida Jamal, kahit ibang spelling, Janal, try namin Jamal, Janal. Opo. Norjaida with an H, Norjaida with a J, wala. Nagkaroon lang kami ng isang Jamal before, pero nasa pandemic. Silinta nga yung mga So wala, hindi siya empleyado. Hindi po siya empleyado, oo. Oo. Sige, thank you po, Miss Dana. Alright. Thank you. Bye-bye. Magkano yung nabigay mo yun eh? 29K po. 29,000? Ikaw? 34 po. 34? Ikaw? 65,000. Tapos yung isa pa po, 45K. Tapos yung kaibigan ko, 24K po. Yung nag-recruit sa amin. Kung magdududa, ang nagdududa kayo, punta kayo sa POEA o kaya yes, po. Tumawag sa opisina natin,
for meron them. Meron din pong online, poea.gov.ph, POEA accredited agencies. Nakalagay po lahat doon, pati po contact number kung land-based at kung existing yung kanilang license. So ngayon po, anong gusto ninyong mangyari dito sa reklamo nito, dun sa dalawang illegal declarations? Ako po, ma'am, to be honest po, kailangan ko po talagang mabalik po yung pay. Kasi po, siyempre po, OFW po ang sabi po, kinikita po namin yung inipon po namin. Tapos po, ginawa lang nila. Tapos po, kasi yung iba po namin, ma'am, pinag-uutalan po namin. Hindi na po biro yung halagang nakuha nila sa amin. Tsaka napakarami na po namin. Ang kasi nakuha niya sa akin, 29,000. At inutang ko pa yung sa family ko. Ang alam nila, paalis na ako. Hindi ko sinabi, syempre magmamadidis ako. Ayun, gusto po namin makuha, mapabalik yung pera at makulong. Kasi feeling din, marami sila. Siguro po, walang nagre-reklamo. Kaya talagang ano sila, confident na magawin to. Sinasabi ng kanilang karanasan na kahit dati ng OFW, kaya pang lokohin ng mga veteranong scammer. Paano niyo ho ba nalaman yung tungkol sa aming programa? May isumbong mo kayo. Ano po, nag-search po ako sa Google. Yung una talaga lumabas yung kay Sir Ramon nga po. Tapos po, lumabas po yung mga numbers po nila. Ma'am Alin, Ma'am Desa, Ma'am Viola, si Ma'am Shen. After 2 days or 3 days lang po, yan, tumawag po si Ma'am Alin. Sa National Bureau of Investigation humantong ang aming aksyon para sa mga biktima. Dahil online ang scam, sinamahan natin sa NBI, Cybercrime Division, si Najifa Balindong para ireklamo ang recruiter na nanloko sa kanila. Hinintay naming matapos ang interview kay Najifa. Hinihintay naman ni Najifa, Racy at Princess ang iba pang biniktima ng illegal recruiters na gumagamit sa makabagong teknolohiya upang magsamantala sa panahon ng pandemya. Kung sino man ang nakakakilala o tunay na may-ari ng larawan na ito, ay makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan. Kuya Mon? Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo. Kung ganito ang estilo ng inyong recruiter, maaaring siya ay illegal. Agad naniningil ng placement fee o anumang bayad nang walang resibo. Nangangako ng madali ang pag-alis patungo sa ibang bansa. Nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata. Nakikipagtransaksyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall at iba pa. Hindi sa opisina ng lisensyadong ahensya. Bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante. Hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa inaplayang trabaho. Nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangan pang dumaan sa POEA. Nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa. Walang maipakitang employment contract o working visa. Nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID. Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center. Nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pag-alis. Walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address. Nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para maiprocess lalo na sa kaso ng Employment Permit System ng Korea. Sinimulan natin ang episode na ito sa isang salita. Trabaho o hanap buhay. Nauwi tayo sa iba't ibang istorya ng pandurugas sa mga naghahanap ng ikabubuhay. Ito'y isa na namang malungkot na komentaryo ng ating panahon. Pero tayo ba ay malulungkot lamang? No, sir. Dapat tayong manindigan. Take a brave stand. Fight for your rights. Kaisa ninyo ang isumbong mo kay Tulfo. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat o mabuhay!